Magandang araw sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito at lalong-lalo na sa iyo, Kalakbay. Ako nga po pala si Aljon. Nagpapatakbo ako ng isang negosyong punerarya dito sa Bulacan. Ito na kasi ang nakamulatan kong trabaho noong binatilyo pa ako kasama ang aking ama. Kumpare niya kasi ang may-ari ng punerarya ang pinagtatrabahuhan niya noon. Kaya naman kapag may lakad sila sa ibang lugar para mag-imbalsam mo, ay palagi akong sumasama sa aking ama. Binibigyan kasi ako ng pera ng kumpare ni Itay dahil tumutulong ako sa kanila. Dekada 80 nang maranasan ko ito sa probinsyang kinalakihan ko. Walang iba kundi sa probinsya ng Leyte. Nasa edad 26 pa lamang ako ng mga panahong ito, Kalakbay. Isang araw noon, lumapit sa akin si Mang Fred, ang kumpare ng aking amang nagmamay-ari ng punerarya. Sinabihan ako nitong samaan ko umano siya dahil may pupuntahan lamang siyang lugar. Tinanong ko naman siya kung saang lugar kami pupunta para masabi ko rin sa aking mga magulang upang hindi silang mag-alala. Binanggit niya naman ang baryong pupuntahan namin. Hindi naman daw kami magtatagal doon dahil may kukunin lang umano itong kagamitan. Sige po Mang Fred, sasamahan ko po kayo. Pero sandali lang po at magpapaalam lang ako kay Nainang para hindi nila ako hanapin. Wika ko sa kumpare ng aking ama. Agad naman na akong pumasok sa loob ng bahay at pinuntahan sa kusina ang aking ina at nagpaalam na dito. Tinanong naman ako ng aking ina kung saan ako pupunta. Anay, sasamahan ko lang po si Mang Fred. May pupuntahan lang po kaming baryo. Kukunin po namin yung mga naiwan niyang kagamitan sa punerarya. Pumayag naman ang aking ina. Sabay pinaalalahanan ako nito na mag-ingat sa pupuntahan. Matapos kong makapagpaalam, ay bumalik na ako sa labas ng bahay kung saan naghihintay si Mang Fred. Tapos ay agad na rin kaming umalis. Sa paglipas nga ng ilang minuto, ay lula na kami ng sasakyang minamaneho ni Mang Fred. Habang nakatanaw naman ako sa labas ng bintana ng sasakyan, ay napansin kong halos wala ng kabayan ang kalsadang dinadaanan namin. Mang Fred, liblib na baryo po ba ang pupuntahan natin? Baling ko sa matanda, habang abala ito sa pagmamaneho ng sasakyan. Ay oo iyo, medyo liblib na kasi yung tinitiran ng taong pagkukuhanan natin ng gamit. Tugon nito at sandaling lumingon sa akin. Tapos ay muling ibinalik ang paningin sa daan. Tumahimik na lamang ako nun at muling itinuon na lamang ang pansin sa dinadaanan. Makalipas nga ang mahigit 2 oras, ay narating namin ang bahay ng taong pupuntahan ni Mang Fred. Pagkababa namin ng sasakyan ay may sumalubong sa amin na lalaki at may ibinulong sa matanda. Napatingin naman sa akin si Mang Fred matapos siyang bulungan ng lalaki. Sabay sabi nito sa akin na sumunod lamang ako sa kanya at huwag humiwalay. Kahit na nagtataka ako ng mga sandaling iyon, Kalakbay, ay sumunod lamang ako kay Mang Fred at hindi na umimik pa. Naglakad na nga kami papasok sa loob ng bahay. At nung makapasok na kami, ay nakita kong may mga taong naguumpukan at halos lahat ng naroroon ay nakasuot ng itim na parabang may patay na nilalamayan. Pagkapasok nga namin ng silid ay hindi nga ako nagkamali, Kalakbay, dahil may bangkay na nakatihaya sa malawak na higaan. Kailan pa po ito namatay? Tanong ni Mang Fred sa lalaking nakasunod sa amin. Kaninang madaling araw lang po, Mang Fred. Umuwi na lang yan dito sa bahay na sugatan at naghihingalo na. Hanggang sa hindi na nga nakayanan ay binawian na ng buhay. Seryosong tugon ng lalaki. Napatingin naman ako dun sa lalaki at kay Mang Fred. Dahil sa ang pagkakaalam ko, ay pumunta lamang kami sa baryong iyon para kumuha ng mga kagamitan. Pero bakit parang may iba pa kaming gagawin doon? Nagulat naman ako nang tapikin ni Mang Fred ang balikat ko at nagwika nang, "Pasensya ka na iyo, mukhang matatagalan tayo sa pag-uwi. May iba kasi tayong gagawin dito." Tinanong ko naman si Mang Fred noon, Kalakbay, kung mag-iimbalsa mo ba kami. "Oo iyo, pero maghintay muna tayo ng ilang oras bago nating galawin yung bangkay." Tugon niya sa akin. "Ho, bakit naman po Mang Fred? Eh kaninang madaling araw pa pala namatay ang taong yan. Mag-alas 3 na po ng hapon ngayon.
Kaya mahaba-haba na ang oras ng pagkamatay ng taong yan. Wika ko sa matanda. Hindi ko alam kung nagsasabi ba ng totoo si Mang Fred o hindi. Nang sabihin niya sa akin, ihintayin pa umano nila ang ibang kaanak ng bangkay bago namin galawin. Sige po, kung yun po talaga ang kagustuhan nila, sila po ang bahala. Wika ko sa matanda. Kaya naupo muna kami sa gilid habang hinihintay ang oras ng pag-iimbalsa mo ng bangkay. Habang pinagmamasdan ko yung bangkay kalakbay, ay hindi ko labos maisip kung bakit magpasa hanggang ngayon ay hindi man lang binalutan ng kumot ang bangkay. Hinayaan lamang itong nakatiwangwang sa higaan na parang normal lang na natutulog. Nakita ko namang may mga sugat sa braso at leg ang bangkay. At nung titigan ko, ay para bang pinagkakakalmot iyon ng mga mahahabang kuko. Mang Fred, ano raw po ang ikinamatay ng lalaking iyan? Kawawa naman. Mukhang hindi naging maganda ang kamatayan niya. Tanong ko kay Mang Fred, nakasalukuyang nakaupo pa rin sa tabi ko. Sa tingin ko kasi kalakbay, ay nasa edad 40 mahigit pa lamang ang lalaki. Kaya tinanong ko kung ano ang ikinamatay. Naisip ko kasing masyado pang bata ito para bawian ang buhay. Sinabi naman ni Mang Fred na may nakasagupang aswang ang lalaki at hindi kinaya nito ang pinsalang natamo mula sa aswang, kaya binawian ang buhay. Habang ikinukwento ni Mang Fred sa akin kung ano ang ikinamatay nung lalaki, ay hindi ako makapaniwala. Sa kadahilan ng totoo pala talaga ang mga aswang. Ang buong akala ko kasi noon kalakbay ay kwento-kwento lamang iyon ng mga magulang ko sa tuwing mananakot ang mga ito pag hindi kami sumusunod sa mga iniuutos nung bata pa kami. Sinabi ko naman kay Mang Fred na bakit hindi pa naming umpisahan ang pag-iimbalsa mo. Gayong iimbalsamahin lang naman namin ang bangkay at hindi naman ililibing kaagad. Kaya pwede pa rin makita ito nung kaanak na hinihintay. Hindi ko alam. Basta ang sabi lang sa akin ni Badong, saka na natin galawin ng bangkay kapag dumating na ang panganay na anak nito. Yun raw kasi ang kabilin-bilina nung lalaki bago ito bawian ang buhay. Tumangutango na lamang ako at hindi na inalis ang tingin sa bangkay. Narinig ko namang nagwika si Mang Fred na. Nagtataka umano siya dahil ilang oras nang namatay ang lalaki, pero bakit mainit pa rin ang katawan na animoy natutulog lamang? Sabi pa niya, sa tanang buhay niya ay ngayon pa lamang siya naka-encounter ng bangkay na ilang oras nang namatay, pero hindi pa rin lumalamig. Ang kadalasan kasi kapag namatay na ang tao, pinakamatagal na ang 5 oras na mainit ang katawan. Kadalasan kasi 2 oras pa lang ay malamig na ang bangkay. Isamot-saring mga katanungan ang namutawi sa aking isipan, kagaya na lamang ng napaka-imposibleng may nakasagupang aswang ang lalaki. Baka kasi napagtripan lamang ito ng kapwa-tao at sinabing inatake lamang ng aswang, nang sa ganun ay hindi mapaghinalaan ang kung sino man ang tunay na salari ng pagkamatay ng lalaki. Napatanong rin ako noon kung bakit magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin lumalamig ang katawan ng bangkay. Ano ang dahilan at bakit? Lahat ng mga katanungang iyon, mga kalakbay, ay nasagot nung lumipas na ang mga oras at sumapit na ang gabi nang dumating na ang pinakahihintay nung yumao. Pagkarating ng panganay nitong anak na lalaki na nanggaling sa malayong baryo at sinundo lamang, ay agad na itong lumapit sa yumao. Humagalpak ng iyak habang yakap-yakap ang bangkay. Napahinga naman ako ng malalim at sinabi sa sariling salamat naman at dumating rin. Kanina pa kasi ako uwing-uwi eh. Maya-maya pa ay narinig kong nanghingi ng tubig ang lalaking nagngangalang Cardo. Ito ang anak na panganay nung yumao kalakbay, dahil sa kailangan basahin umano ang kanyang ama. Nagtaka naman ako at napatanong sa sarili kung bakit kailangan basahin pa nito ang bangkay. Ano yun? Liliguan muna nila bago pa imbalsama. Ang sosyal naman ng bangkay kung papaliguan pa nila bago patanggalan ng laman loob. Kaagad namang sumunod ang lalaking kasama nito at nagmadaling pumunta sa kusina. Pagkabalik nito ay may bitbit na isang basong tubig. Natawa naman ako dahil sa anong gagawin nila sa isang basong tubig. Ipapainom ba nila iyon sa bangkay? Ano yun, para mabuhay ulit. Kaya papainumin nila ng tubig.
Kaagad namang iniabot ng lalaki ang isang basong tubig. Pagkaabot ng tubig kay Cardo, ay nakita kong dahan-dahang iyong inilapit sa bibig ng bangkay. At nung malapatan na nga ng tubig ang bibig ng bangkay, sa maniwala man kayo't sa hindi kalakbay, nalaki ang aking mga mata nang makita kong dahang-dahang may inilabas mula sa balikat ng bangkay. Kulay puti iyon at kasinlaki lang ng kalamansi na sa tingin ko pa nga ay kasing tigas iyon ng bato. Ang mas ikinamangha ko pa mga kalakbay ay wala man lang bahid ng dugo ang bagay na lumabas sa braso ng bangkay. Kaagad namang sinalo iyon ni Cardo at nagbadaling ibinalot sa kulay pulang tela. Matapos iyong makuha at mailagay na ni Cardo sa kanyang bulsa, ay nakita kong sandaling gumalaw ang katawan ng bangkay at dumilat iyon. Pagkatapos ay huminga ng malalim, na parabang nito pa lamang iyon tuluyang nalagutan ng hininga. Nagatrasa naman ang lahat ng mga nakikiusyoso dahil sa takot at pagkabigla. Maging ako man, ay hindi ko naiwasang magtaasa ng mga balahibo ko sa batok. Tapos ay parang sandali akong tinakasan ng kaluluwa. Maya-maya pa ay lumapit na kay Mang Fred si Cardo at nagsabing si Mang Fred na umano ang bahala sa kanyang ama. Tapos na ang misyon ng pagiging albularyo ng kanyang ama, kaya't makakapagpahinga na ito ng payapa. Tumango naman si Mang Fred at binalingan niya ako at nagwika nang, "Halika na, umpisa na natin ang pag-iimbalsa mo." Noong naglakad na ako papalapit sa bangkay, ay ramdam na ramdam ko ang pangangatog ng aking kamay. Noong mahawakan ko na nga ang bangkay para iayos sa pagkakahiga, ay grabe ang lamig ng katawan nito na parabang matagal nang ibinabad sa yelo. Sabay inutusan naman ako ni Mang Fred na kunin sa labas ng bahay ang mga gamit para sa pag-iimbalsamo. Kaya naman nagmamadali ko nang kinuha ang mga gamit sa labas at ipinasok na sa loob ng silid. Pagkatapos ay inumpisa na namin ang pag-iimbalsamo. Nung ginagawa na nga namin ni Mang Fred ang mga gawain sa pag-iimbalsamo, ay narinig ko siya nagsabi ng, "Kung alam ko lang na ganito ang sitwasyon, eh di sana'y nakapagdala na tayo ng kabaon. Para isang biyahe lang." "Oo nga po, Mang Fred. Pero ayos lang po yun. Sila tatay na lang ang maghahatid ng kabaong bukas. Tsaka yung ibang mga kagamitan para sa burol. Wika ko pa sa matanda." Tumangutango naman ang matanda habang nililinis na ang bangkay. Samantalang ako, ay tinakpan ko na ang isang galon ng dugong na sipsip sa katawan ng bangkay. Pagkatapos ay nagpasama akong pumunta sa likuran ng bahay para ilibing ang galon na may lamang dugo. Nang matapos na naming maimbalsama ang bangkay, ay pinalitan namin ng formalin ang dugong nakuha sa katawan nito. Nang sa ganon ay hindi kaagad mamaho at maagnas ang bangkay, kahit abutin pa ito ng 9 na araw habang nakaburol. Noong naguhukay na nga kami ni Mang Ambet ng lupa para doon ilibing ang galong puno ng dugo, ay panakanaka akong nakakarinig na mahihinang kaluskusan sa di kalayuan. Iniangat ko pa ang leeg ko at inaaninag sa paligid kung ano iyong naririnig kong mahihinang kaluskusan. "Mang Ambet, narinig mo ba iyong mga mahihinang kaluskusan?" tanong ko sa matanda. Tumungo naman ito at sinabing dalian na namin maghukay para mailibing kaagad ang galon upang makabalik na kami sa loob ng bahay. Kaya nagmadali na nga ako maghukay. At nung magkasya na ang galon sa ginawa naming butas, ay inilibing na namin kaagad ito. Matapos naman naming matabunan ng butas, ay hinatak na ako ni Mang Ambet papasok sa loob ng bahay. Pagkapasok namin ay halos takbuhin na nito ang kinaroroonan ni Cardo. At nung tuluyang makalapit na ito kay Cardo, ay narinig kong nagsabi si Mang Ambet nang, "Cardo, mukhang nariyan na yung aswang na nakasagupa ng amo mo kagabi." Nakita ko namang kaagad na tumayo si Cardo at kinapa sa bulsa ang nakuha nitong kapirasong bagay sa balikat ng ama. "Mang Fred, ano ho ang nangyayari? Bakit narinig ko po si Mang Ambet na nariyan na raw ang aswang na nakasagupa ng ama ni Cardo?" Tanong ko kay Mang Fred noong makabalik na ako ng silid. Napamura naman si Mang Fred at nagsabi dun sa matandang babae na bantayan umanong mabuti ang bangkay. Huwag hayaang may ibang tao ang makapasok sa loob ng kwarto maliban lamang sa amin. Nakita kong tumango naman ang matandang babae bago ako inaya ni Mang Fred na lumabas na ng silid. Pagkalabas namin ng silid, ay nagkakagulo na sila.
Maya-maya pa'y may malakas na lagabog sa bubungan akong narinig. Para iyong isang bugkos na bunga ng yog na nalaglag sa may bubungan at nagpagulong-gulong iyon pabagsak sa likuran ng bahay. Grabing takot ang nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Dahil sa tensyon ng mga taong nasa loob ng bahay, na para na kasing natataranta ang mga ito at kanya-kanyang bitbit ng mga matutulis na bagay. Mang Ambet, bakit po? Anong nangyayari? Tanong ni Mang Fred dito. Nandiyan na ang aswang na nakasagupa ng ama ni Cardo. Mukhang alam na ng mga itong patay na ang albularyo at mukhang gustong kunin ang kanyang bangkay. Tugon ni Mang Ambet. Dito lang kayo sa loob ng bahay at lalabasin lang namin ang mga demonyong iyon. Dagdag pang-uwika ni Mang Ambet. Nang matapos makapag-usap ng dalawa, ay nagmadali nang lumabas ng bahay si Mang Ambet kasama ang iba pang mga kalalakihang may bitbit na bagakay. Ilang sandali pa ay rinig na rinig naming nagkakagulo na sa likuran ng bahay. Narinig ko rin ang malakas na sigawan ni Mang Ambet at ni Badong na para bang may hinahabol sila at kasunod noon ay ang mga lagabugan. Takot na takot ako ng mga sandaling iyon at napaisip ng papaano kung may mangyari sa aming masama. Papaano kung makapasok sa loob ng bahay ang nilalang na sinasabi nilang nakasagupa ng taong namatay. Natigil lamang ang isipin kong iyon nang makita ko si Mang Fred na tumakbo papunta sa kusina. Kaya't sumunod na rin ako sa kanya. Pagkarating ni Mang Fred sa kusina, ay sumilip ito mula sa siwang ng kawayang dingding at inalam kung ano ang nangyayari sa likuran ng bahay. Naghanap na rin ako ng siwang noon at naglakas ng loob na sumilip upang makita ko kung ano ang nangyayari. Noong makasilip na ako kalakbay, ay grabe ang hilakbot na naramdaman ko nang makita ko ang nilalang na kalaban ni Mang Ambet at Badong at ng iba pang mga kalalakihang may mga hawak na itak. Mabuti na lamang at maliwanag ang buwan ng gabing iyon. Kaya't kitang-kita ko noon kalakbay ang wangis ng mga kakaibang nilalang na kalaban nila. Mga naglalakihang aso ang nakita kong nakikipagpambuno sa kanila at sa pakiwari ko hindi normal ang mga iyon. Sapagkat nagsisipagtayuan ng mga balahibo na animoy pusa at nagbabaga ang mga matang namumula tapos ay naglalabasan ng mga mahahabang pangil. Habang walang humpay ang pag-angil at panay ang pagdambas kanila, iwinawas-iwas naman ang mga kalalakihan ang hawak nilang mga bagakay. Nang sa ganun ay hindi sila malapitan ng mga nilalang. Samantalang si Mang Ambet naman ay patuloy pa rin sa pakikipagpambuno. Yung anak naman ng Yumao ay natanong kung hinabol papasok sa talahiban ang isa pang nilalang na naiiba sa lahat dahil mas nakakapanghilakbot ang itsura nun. Nangangatog na ang mga tuhod ko at pakiramdam ko ay dahang-dahang sumisikip ang dibdib ko dahil sa mga nakakapanghilakbot na nasasaksihan ko. Agad namang hinatak ni Mang Fred ang balikat ko at sinabihang, "Tara na iyo, bumalik na tayo sa bulwagan at doon na tayo maghintay sa kanila. Magkunwari ka na lang na wala kang nakita, maliwanag ba?" Pero Mang Fred, ano yung mga nilalang na nakita kong nakalaban ni Mang Ambet? Yun ba ang sinasabi nilang aswang? Nauutal at kinakabahang tanong ko. Oo, yun nga ang mga aswang. At base sa pagkakaalam ko, kaya sumugod dito ang mga nilalang na yun. Dahil napatay ng ama ni Cardo ang pinuno ng mga ito. Kaya't nais ng mga itong kunin ng bangkay upang maging kabayaran sa pagkamatay at pagtulungang lapain sa harapan ng yumaong pinuno ng mga aswang. Tugon pa ni Mang Fred. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari dahil sa hindi ko lubos maisip na masasaksihan mismo ng mga mata ko ang mga kaganapang nangyayari. Pagkabalik namin sa bulwagan ay pinainom muna ako ni Aling Mila ng tubig dahil namumutla na raw ako at baka mapaano pa. Nangangatog naman ang mga kamay ko nang abutin ang basong ibinigay ni Aling Mila at pagkatapos ay dire-diretsyong nilagok ang tubig. Makalipas ang ilang sandali ay nakahinga na ako ng maluwag at medyo gumana ang pakiramdam ko kung kaya't nagpasalamat ako sa matanda. Tinanong naman ako ni Aling Mila kung maayos na ang pakiramdam ko. "Opo, Aling Mila, maayos na po ako." Tugon ko rito. Sinabi niya namang mabuti naman umano dahil iyong tubig na pinainom niya sa akin ay inusalan niya ng orasyon upang maalis ang kaba at takot na nararamdaman ko. Dahil nakita niya pala akong sumilip sa may siwang at marahil ay natigal po ako ng mga aswang habang pinagmamasdan ng mga ito.
kung kaya't nahirapan akong huminga kanina at nangangatog ang buong katawan ko. Umupo ka na muna dyan para ma-relax ka. Siguro ay nabigla ka lang sa mga nakita mo. Kaya ganyan ang naging reaksyon ng katawan mo. Uwi ka ni Mang Fred sa akin at umupo na rin siya sa tabi ng upo ang kinauupuan ko. Umupo na rin si Aling Mila sa bakanting upuan at doon nga ay nagkwento ito sa mga nangyari at kung bakit napasok sila sa ganong problema. Ayon pa nga sa matanda kalakbay, ilang linggo nang may namiminsalang aswang sa kanilang baryo at ang pinupunti rin ng mga ito ay yung mga kaawa-awang buntis, sanggol at mga may sakit na tao. Kaya naman nakiusap ang kanilang mga kababaryo na kung pwede ay tugisin na nila ang mga aswang na namiminsala. Nalaman ko rin ang kansila ng mga antingero at albularyo. At kaya lang naman nasawi ang ama ni Cardo. Yun ay dahil sa sumugod itong mag-isa sa kuta ng mga aswang na naninirahan sa kabundukan nang wala man lang pasabi sa kanila at pinatay nito ang pinuno. Mabuti na lamang at nakauwi pa ito bago binawian ng buhay. Dahil kung nagkataong hindi nakauwi, malamang sa malamang sa mga oras na ito, ay pinagpiyesta na ng mga aswang ang bangkay ng ama ni Cardo. Tinanong ko naman kung ano iyong nakuha sa braso ng bangkay. Ayun ba, mutya ng kalamansi iyon na nakabaon sa katawan ng ama ni Cardo. Wika ni Aling Mila. Dagdag pa nito, na kaya nila pinapunta si Mang Fred dahil sa nais ng matalik nitong kaibigan na si Mang Ambet ay siya ang mag-imbalsa mo. Sinabi lamang nung taong pumunta kay Mang Fred na may ipakukuha lamang mga kagamitan sa bahay nila. Dahil sa ayaw nila itong magsama ng ibang tao, sapagkat ayaw nilang malaman ng ibang tao ang mga nangyari. Noong nang nakita nilang kasama ako ni Mang Fred ay kinausap ito ni Mang Ambet. Sinabi naman ni Mang Fred na wala itong dapat ipag-alala dahil sa hindi ako madaldal na tao. Sinabi rin ni Mang Fred sa kanila na wala silang dapat ipag-alala dahil sinisiguro niyang wala akong pagsasabihan. Maya-maya pa ay nagsipasukan na sa loob ng bahay ang mga kalalakihan. Kitang-kita ko ang mga bahid ng mga dugo sa kanilang damit at kamay. Maging ang mga bitbit ng mga itong matatalas na itak ay may mga bahid rin ng dugo. Dumiretso sa kusina ang mga ito at naglinis ng katawan. Pagkatapos ay bumalik na sa sala at agad na naghanda ng kape si Aling Mila at isa-isang binigyan ang mga kalalakihan. Habang nagkakape nga, ay pinag-usapan na nga nila ang tungkol sa nangyaring pakikipagsagupaan. Tuwang-tuwa pa ang mga ito habang pinag-uusapan kung paano sila nakapaglaban. Na parabang hindi man lang sila natakot sa mga wangis nung nakalaban. Naisip ko na lang na marahil ay ganun yata siguro ang mga antingerong albularyo na hindi man lang natatakot sa mga itsura ng mga aswang na kanilang nakalaban. Siguro ay sanay na ang mga ito. Pinabukasan ay bumalik na sa normal ang lahat, na parabang wala man lang nangyaring kababalagan. Umuwi na rin kami at nung nasa biyahe nga kami ni Mang Fred, ay nakiusap itong huwag ipagsabi ang tungkol sa mga nasaksihan namin, o kung kanino man. Sige ho Mang Fred, huwag ho kayong mag-alala, wala po akong pagsasabihan. Tugon ko dito. Pero eto ako ngayon sa inyo kalakbay. Ibinabahagi ko ang kwento namin. Noong makauwi na ako sa bahay kalakbay, ay hindi man lang nag-alala ang mga magulang ko. Nang sabihin ni Mang Fred na may biglaang kaming inimbalsa mo, sinabi niya pa na ang aking ama na ang isasama niya muna para magdala ng kabaong. Magpahinga na raw muna ako dahil wala pa akong gaanong tulog kagabi. Simula nga nang mangyari iyon kalakbay, ay marami pa akong mga kababalaghang naranasan sa pinag-iimbalsamuhan. Pero hanggang dito na lang po muna ang kwentong aking ibabahagi sa inyo. Maraming salamat. Mapagpalang araw kalakbay at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Ako nga pala si Vince ng Misamis Oriental. Napadbad kasi ako rito simula na magkaasawa at dito na rin naninirahan sa taong kasalukuyan. Simula nang mapakinggan ko ang inyong channel kalakbay, ay nainganyo na akong makinig palagi. Nalaman ko kasing tumatanggap pala kayo ng mga ipinapadalang karanasan na hango sa tunay na buhay na nanggaling sa inyong mga masusugid na tagapakinig. Kaya naman ay ipinadala ko rin sa inyo ang karanasan ng aking amang si Nestor. Bali kalakbay, matagal na panahon na itong nakalipas.
hindi pa ako ipinapanganak ng maranasan niya ito. Ayon pa sa aking ama, ay tandang-tanda niya pa ang bawat detalye at mga pangyayaring naranasan nila ng kanyang pamilya. Tubong Leyte ang aking ama, samantalang ang aking ina naman ay Negros. Nagkakilala lamang sila sa pinagtatrabahuan ng aking ina na isang karinderya sa Baybay City, Leyte. Dakilang sugarol ang mga magulang ni tatay. Kaya naman simula na magkaisip siya, ay siya na ang nag-aruga sa kanyang mga kapatid. Umuwi lang kasi sa bayan ang kanyang mga magulang kapag natalo sa sugal o kaya naman ay languna sa alak. Tapos ay magbabangayan pa ang mga ito at magsisisiyan sa pagkatalo sa sugal. At may mga pagkakataong nagbubugbugan ng mga ito sa kanilang harapan at nagbabatuhan ng kung ano-anong mapulot ng mga kagamitan. Kaya naman isinumpa talaga ng aking ama na hinding-hindi niya gagayahin ang ipinapakitang pag-uugali ng kanyang mga magulang sa oras na siya naman ang magkaroon ng pamilya. Dahil ayaw niyang maranasan ng kanyang mga anak ang hirap at gutom na napagdaanan nila. Kung hindi kasi siya kikilos, ay wala silang kakainin ng kanyang mga kapatid. Dahil wala nang ang ibang inatupag ang kanyang mga magulang, kundi ang magsugal at magbangayan sa tuwing umuuwing talo. Kapag nananalo namang kalakbay, ay parang mga one day millionaire ang mga ito. Inom dito, inom doon. Parang mga dalagit at binata lang ang mga ito at puro mga kaibigan lang ang inaatupag. Hindi na inisip ang mga anak kung may kinakain pa ba o wala. Noong makilala na nga ng aking ama ang aking ina, ay parang gumaan ang bigat na problema ang matagal nang kinikimkim ng aking ama. Dahil sa may napagsasabihan na siya, sa tuwing may away o gulo na namang nangyayari sa bahay nila. Bali itindero ng may kalakihang tindahan ng aking ama, samantalang si nanay naman ay serbidora. Kaanak lang din ni nanay ang may-ari ng karinderyang pinagtatrabahuan niya. At ayon sa aking ina, ay mabait ang kanyang tiyahin at tiyuhin. Kaya naman kapag may natitirang pagkain sa karinderya, ay ipinapadala niya pa kay tatay para may makakain raw ang mga kapatid ng aking ama. Minsan pangaraway ang mga ito ang mismong nagtatabi ng dadalhin pagkain ni tatay para sa kanyang mga kapatid. Botong-boto rin naman kasi sila kay tatay dahil nakitaan nilang masipag at mabait ang aking ama. Isa pa ay mapagmahal sa pamilya. Dahil kung hindi umano mapagmahal si tatay, di sana'y matagal nang hinayaan ni tatay na mamulubit manghingi ng pagkain ng kanyang mga kapatid. Hanggang isang gabi noon kalakbay, kararating lang ni tatay sa kanilang bahay. Galing kasi ito sa trabaho at medyo may kalayuan sa kanilang baryo ang pinagtatrabahuan niya. Kaya't mga nasa kalahating oras ang kanyang binibiyahe pa uwi. Pagkapasok na pagkapasok niya sa pintuan, ay kamuntikan na siyang mahagib ng lumilipad na plato palabas ng bahay. Kaya't sandali siyang nagulat at nag-init ang kanyang ulo. Pwede ba kung uuwi lang kayo dito sa bahay para magbangayan? Mas mabuti pang huwag na kayong umuwi. Galit na wika ng aking ama nang maabutan niya nag-aaway at nagbubugbugan na naman ang kanyang mga magulang. Wala siyang kinakampiyan sa mga ito dahil parehong mali ang pinaggagawa ng kanyang mga magulang at dahil lang aking ama ang panganay kung kaya't may karapatan siyang magsalita at saway ng mga ito. Isa pa ay malalaki na sila. Dapat magtinuna ang kanyang mga magulang. Hindi iyong para mga batang walang isip. Ito kasing nanay mo anak. Kung hindi pa ako siningil ni Aling Laura, hindi ko pa malalaman na baon na pala sa utang itong nanay mo. Galit na sagot ng kanyang ama at binitawan ng kanyang ina. Nagtutulakan pa kayong dalawa, eh sa pare-pareho lang naman kayo ng mga pinaggagawa sa buhay. Hindi nyo na kami inasikaso dito sa bahay. Wala lang nga kayong naiuuwing pera o pagkain man lang. Baon pa kayo sa utang dahil lang dyan sa pagsusugal ninyo. Ano ba namang klase mga magulang kayo? Galit na wika ni tatay sa kanyang mga magulang. Nang mga sandaling iyon ay parang natauhan umano ang kanyang mga magulang dahil tumigil na ang mga ito sa pagbabangayan. Hindi na kayong mga nahiya. Talagang ipinapakita nyo pa sa mga anak ninyo kung anong klaseng mga magulang kayo. Nanggigigil na wika ni tatay. Hindi niya na kasi napigilan pa ang sarili at talagang sumabog na ang kanyang dibdib sa galit na matagal nang kinikimkim. Pinakalma naman siya ng kanyang kapatid na si Alma
at sinabihang magpahinga na muna at sila na ang bahalang mag-asikaso ng pagkain. Salamat, Alma. Ito ang pagkain, ihain mo na sa mesa para makakain na kayo. Uwi ka pa ng aking ama at naglakad na nga papunta sa kanyang silid. Kinabukasan kalakbay ay ganun pa rin. Pagkagaling ng aking tatay sa trabaho ay diretso na ito sa karinderyang pinagtatrabahuan ng aking ina. Habang papalapit pa lang ang aking ama, ay nakita niya nang nakangiti ang aking inang nag-aabang sa kanya. Pasensya na, langga, at medyo natagalan akong pumunta dito. Medyo alanganing oras na kasi nagsara ang pinagtatrabahuan ko eh. Paghingi ng paumanhin ng aking ama sa aking ina. Ngumiti naman ang aking ina kalakbay at nagwikang ayos lang daw iyon. Sabay abot ng nakabalot na pagkain. Alam mo, langga, kung minsan ay parang ayaw ko nang pumunta dito sa karinderya ninyo, panimulang wika ng aking ama. Napakunot noon naman ang aking ina at nagtanong kung bakit. Eh kasi nakakahiya sa tiyuhin at tiyahin mo. Palagi na lang ninyo akong ipinagbabalot ng pagkain. Nagwika naman si nanay na huwag raw mahiya ang aking ama. Dahil bukal sa kanilang kalooban ang bawat pagkain ibinibigay sa kanya. Isa pa ay ang mismong kanyang tiyuhin at tiyahin na rin ang nagpresenta. Kadalasan pa nga ay sinasadyang magluto ng maraming pagkain ng kanyang tiyuhin para marami-rami ang maiuuwing pagkain ni tatay. Sayang naman raw kasi kung itatapon lang ang mga natitirang pagkain. Maraming salamat talaga sa tulong ninyo. Hayaan nyo at makakabawi rin ako sa susunod. Nahihiyang sambit ng aking ama. Sa totoo lang kasi kalakbay, kung aasahan lang ang perang kinikita ni tatay sa pagiging tindero, ay hindi talaga kakasya. Gawa ng itinataguyod niyang paaralin ang mga kapatid niya at may mga pangangailangan pa silang mga gastusin sa loob ng pamamahay. Kaya laking tulong talaga sa aking ama ang pagbibigay ng pagkain ni nanay sa kanya. Matapos nilang makapag-usap ng aking ina, ay nagpaalam na ang aking amang uuwi na siya. Nang makauwi ang aking ama kalakbay, ay nakita niya ang kanyang mga magulang na nakahiga sa papag. Sa isip-isip niya abahimala, dahil hindi umalis ng bahay ang kanyang mga magulang. Malamang sa malamang ay wala na naman pera ang mga ito o kaya na may hinahanting ng mga pinagkakautangan sa sugal. Nandiyan ka na pala, anak. May dala ka bang pagkain? Kanina pa kasi kami nagugutom ng nanay mo. Tanong ng kanyang ama't kakamot-kamot pa sa tiyan. Mayroon po dito, tay. Tugon niya sabay abot ng pagkain nakabalot sa plastik. Nagpasalamat naman ang kanyang ama at tinawag na ang kanyang mga kapatid para maghain ng hapunan. Bakit parang bigla yata silang bumait? Sambit niya sa sarili habang naglalakad papasok sa silid. Matapos naman makapagpalit ng pambahay na damit ang aking ama, ay lumabas na ito at sumalo na sa pagkain. Si nanay, hindi ba kakain? Tanong ng aking ama at tinapunan ng tingin ng aking inang nakahiga sa papag. Kanina pang umaga kasi masama ang pakiramdam ng nanay mo. Panay ang pagsusuka nga at nahihilo daw siya. Wika ng kanyang ama. Muli namang tinapunan niya ng tingin ang kanyang ina at nagsabing baka naman sa kakalasing at pagsusugal ang dahilan kung bakit masama ang pakiramdam. O baka namang wala nang mahiramang perang pangsugal kaya ay ang plakda na sa higaan ng katawan. Hindi naman umiimik ang kanyang ama at tahimik lamang na kumakain. Nang matapos silang kumain ay nilapitan niya ang kanyang ina at tinanong kung masama pa rin ba ang pakiramdam nito. Subalit noong idampi niya ang kamay sa noon ng kanyang ina, ay napakainit nito at parang masusunog ang kanyang balat sa sobrang init. May lagnat kayo, nay. Alma, akin na nga ang gamot niyan para sa lagnat. Nang maibigay naman ng kapatid niya ang gamot, ay tinanong niya ito kung alam ba nila nilalagnat ang kanilang ina. Umiling naman si Alma at nagsabing buong maghapon siyang wala sa bahay, pati na rin ang kanilang mga kapatid, dahil pumunta sila sa bahay ng kanilang lola para makikain. Kaya't hindi nila alam na may sakit pala ang kanilang ina. Kaya napailing na lamang ang aking ama at napapaisip na lang nang, kung inaruga mo lang sana noon ng maayos ang mga kapatid ko, di sana'y aalagaan ka rin nila ngayong ikaw naman na nagkasakit. Sa totoo lang, mga kalakbay, kahit na malaki ang galit ni tatay sa kanyang mga magulang, ay hindi niya naman maatim na hayaan lang ang mga ito.
Kahit papano rin kasi ay naisip niyang may utang na loob rin naman siya sa kanyang mga magulang. Dahil kung hindi sa kanila, ay hindi siya mabubuhay sa mundong ibabaw. Yun nga lang ay malaki ang pagkukulang ng mga ito sa kanilang magkakapatid. Lumipas pa ang mga araw ay ganun pa rin ang nangyayari sa kanyang ina. Tuwing ika-16 ng hapon ay napakataas na nalagnat. Maging ang kanyang ama ay ganun rin ang nangyayari. Tuwing gabi naman kapag naglalakad na siya pa uwi ng bahay, ay may nakikita siyang dalawang malalaking asong nakaupo sa di kalayuan habang nakatanaw sa bahay nila. Noong una ay hindi na lamang pinansin iyon ng aking ama. Gawa ng baka aso lang iyon ng kanilang kapitbahay. Subalit habang lumilipas ang araw, ay ganun pa rin ang sitwasyon. Tuwing pauwi na siya galing sa trabaho at malapit na sa bahay, ay naroroon na naman ang dalawang aso na hindi pangkaraniwan ng laki. Nakatanaw ang mga ito sa gawin ng bahay. Pero noong titigan niya ng maigi, ay nakita niyang sunog ang kalahating mukha ng isang aso. At halos nakita na ang bungo nito at parang nagbabaga ang mga matang namumula. Dahil doon ay nakaramdam ng kakaiba ang aking ama. Kung kaya't isang gabi noon, nang malapit na siya sa bahay ay sinubukan niyang buwagin at paalisin ang dalawang aso. Subalit kahit anong pilit niyang paalisin ang aso, ay ayaw daw umalis ng mga iyon. Kaya naman ang ginawa ni tatay ay pumulot siya ng bato at pinagbababato ang dalawang aso. Pagkabato niya sa mga iyon ay saka pa lamang iyon tumakbo palayo. Pagkapasok niya naman sa bahay ay ang taas na ng lagnat ng kanyang mga magulang na parang nagdedeliryo na ang mga ito. Ano na bang nangyayari sa mga magulang natin? Bakit hindi gumagaling ang kanilang sakit? Tanong niya sa kanyang sarili. Dahil sa hikos rin sila sa pera, kaya hindi niya madala ang kanyang mga magulang sa pagamutan. Kaya mga pinapakulo ang dahon na lamang ang pinapainom ng kanyang mga kapatid sa kanyang mga magulang. Subalit hindi pa rin gumagaling. Kaya't hirap na siyang mag-isip kung ano ang kanyang gagawin. Maya-maya pa ay may kumatok sa kanilang bahay. Noong mapagbuksan niya iyon, ay ang lolo at lola niya pala ang kumatok, mga magulang ng kanyang ina. Pagkapasok pa lang ng mga ito ay nagreklamo na ang kanyang lola kung bakit ang baho raw sa paligid. Amoy mapanghi na amoy malansa. Hindi ba raw naglilinis ang kanyang mga kapatid? Nagwika naman ang kapatid niyang babae na palagi sila naglilinis ng bahay. Kaya imposible ang sinasabi ng kanilang lola. Hindi ordinaryong amoy lamang ang nalalanghap natin, Milagring. At sa tingin ko ay mukhang may hindi magandang nangyayari dito. Wika pa ng kanyang lolo. Ano pong ibig ninyong sabihin, lo? Nagugulo ang tanong ng aking ama dahil hindi niya mawari kung ano nga ba ang ibig ipahihwating ng kanyang abuelo. Sa tingin ko ay mukhang ilang araw nang inaaswang ang mga magulang ninyo. Wika pa ng kanyang lolo. Aswang, totoo po ba iyon, lolo? Pero paano? Ang ibig kong sabihin, paano niyo nasabing inaaswang ang mga magulang ko? Tanong ng aking ama sa kanyang abuelo. Dali-dali namang lumapit ang mga ito at tinignan ang kanyang mga magulang. Matapos suriin ay umiling-iling na lamang ang kanyang lolo at nagwikang, "Dito lang muna kayo at pupuntahan ko lang ang kaibigan kong manggagamot." Wika ng kanyang lolo. At bago ito lumabas ng bahay ay binilinan silang isarang mabuti ang pintuan at huwag magbubukas ng pintuan hanggat hindi sila tinatawag nito. Tumango naman ang aking ama at agad nang isinara ang pintuan ng lumabas ng bahay ang kanyang lolo. Samantalang ang kanilang lola naman ay pumunta sa kusina at nag-init ng tubig. Makalipas ang mahigit isang oras ay dumating na ang kanyang lolo at sa tingin niya ay kasama na nito ang albularyo. Narinig niya kasi ang boses ng kanyang lolo sa labas ng bahay na may kinakausap. Nang marinig naman ang aking ama na tinawag siya at sinabihang pagbuksan na sila ng pintuan, ay dali-dali na siyang lumapit sa pintuan at binuksan na. "Lintek, sa bungad pa lang ng bakuran ninyo ay nakita ko na ang marka ng aswang." Wika ng albularyo. Pagkapasok naman ng albularyo sa loob ng bahay, ay nilapitan na nito kaagad ang kanyang mga magulang. Na noong mga sandaling iyon ay nagdidelirio na dahil sa taas ng lagnat. Unang tinignan ng albularyo ay ang kanyang ina. At nung suriin na nga ang kanyang ina ay nagulat siya at bahagyang napaatras. Dahil sa noong tanggalin na ng albularyo ang mahabang manggas ng kanyang ina,
ay nakita nilang grabe na ang laki ng pamamantal nito sa balat. Na noong nakaraan lang ay mga maliliit na pantal lamang iyon na akala mo'y nahigad. Pero ngayon ay grabe na yung laki. Tapos may mga ilang nilang butlig pang namamaga na ani mo'y mga pigsang naghahabulang magputukan. Sasme, hindi lang pala inaasong itong mga magulang ninyo, binarang pa. Bulalas na wika ng albularyo. Nabarang po. Bulalas na tanong ng aking ama sa albularyo. Hindi naman sumagot ang albularyo sa tanong niya. Sali pa'y tahimik lamang ito sa ginawa. Noong pagmasdan nga ni tatay ang albularyo, ay nakita niyang tahimik lamang ito't bumubuka-buka ang bibig at iniihip sa katawan ni nanay. Tapos ay iniihip naman sa kamay at iminuwestrang pakuros sa katawan ng kanyang ina. Maya-maya pa ay inutusan siya ng albularyo magsiga ng goma at bigyan ito ng uling at lalagyan. Hindi na siya nagtanong pa at agaran niya nang sinunod ang utos ng albularyo. Matapos namang makapagsiga ng aking ama, ay inabutan niya na ng uling at lalagyan ang albularyo. Pagkakuha ng matanda ay kaagad nang sinigaan nito ang uling at pagkatapos ay may kung ano-anong mga tuyong halamang dahon itong mga inilagay at insenso. Noong umusok na iyon ay itinapat na ng albularyo sa kanyang mga magulang. Ngunit ang mas pinagtuunan ng pansin ng albularyo ay ang kanyang ina. Dahil sa mas matindi umano ang barang na ibinuon sa katawan ng kanyang ina kaysa sa kanyang ama. Ayan, sa oras ng kasiya nasa mga kaibigan. Pero ngayong may sakit na, ayan nananahimik na sa bahay at namemerwisyo na sa mga anak. Rinig niyang wika ng kanyang lolo. Pero tahimik lamang na pinagmamasdan ng aking ama ang albularyo kung paano ito manggamot. At ayon nga sa kanya ay nakita niya nagsunog ng balahibong manok ang albularyo. Tapos ay nag-ipit rin ito ng isa pang balahibo ng manok sa hinliliit na daliri sa paa ng kanyang ina. Matapos gawin iyon ng albularyo, ay bigla na lamang nagsisigaw ang kanyang ina na animoy nasasaktan. Subalit ayon sa kanya habang patagal na ng patagal ang pagsisigaw ng kanyang ina, ay nag-iiba na ang boses nito. At sa pakiwari ng aking ama ay pagmamay-ari na ng isang matandang lalaki, ang boses na naririnig niyang lumalabas sa bibig ng kanyang ina. Maya-maya pa ay narinig niya ng nagwika ang albularyo, na nahuli na nito umano ang mambabarang na bumarang sa kanyang mga magulang, at naikulong na nito sa katawan ng kanyang ina, kaya't lumayo-layo sila ng bahagya. Kaagad naman silang sumunod sa utos ng albularyo, at lumayo na nga ng bahagya. Subalit hindi pa rin inaalis ng aking ama ang kanyang paningin sa albularyo. Wisit, nasaan ka? Bakit nakakasilaw? Hindi kita makitang lintik ka. Pakawalan mo ako dito. Garalgal na sigaw ng boses matanda na nasa katauhan ng kanyang ina habang nagwawala na animoy na kagapos. Ngunit ayon sa aking ama kalakbay, ay hindi naman nakagapos ng kanyang ina. Sa katunayan nga ay nakaupo lamang ito sa mahabang upuan. Pakakawalan lang kita kung sasabihin mo sa akin kung ano ang dahilan at binarang mo ang mag-asawang ito. Ngayon, sabihin mo sa akin ang totoo, bakit binarang mo ang mag-asawang ito? Wika ng albularyo habang hinahampas nito ng balahibo ng manok ang katawan ng kanyang ina. Sigaw naman ang sigaw at nagpupumilit makawala ang mambabarang. Subalit mas lalo lamang pinaparusa ng albularyo ang mambabarang sa pamamagitan ng pamarusang orasyong inusal nito at inihahampas nito sa mambabarang. Nakarinig na rin sila ng huni ng wakwak at malakas na hagunin ng hangin. Nakulang na lang ay iangat na ang kanilang bubungan sa lakas at tindi ng ihip ng hangin tumama sa kanilang bubungan. Kaya nakaramdam ng kilabot si tatay at ang kanyang mga kapatid. Sinabi naman ng albularyong huwag silang matakot. Dahil kahit ano pa man ang gawin ng aswang sa labas, ay hindi ito makakapasok sa loob ng bahay, sapagkat protektado na ang kanilang pamamahay. Ano, magsasalita ka ba o hindi? Mas mainam pa siguro kilitin ko na lamang ang buhay mo, nang sa ganun ay mabawas-bawasan naman ang mga mambabarang na katulad mong halangang kaluluwa. Galit na wika ng albularyo, at nag-usal na nga ito ng orasyong pangkitil ng buhay sa mambabarang. Subalit bago pa man mabitiwan ng albularyo ang inusal na pamurus at pangkitil, ay muling nagsisisigaw ang mambabarang at nagmakaawang huwag siyang patayin.
Sasabihin ko na. Sasabihin ko na ang dahilan kung bakit ko binarang ang mag-asawa. Pakiusap, huwag mo lang akong patayin. Nahintakutang pagmamakaawang wika ng mambabarang. Sa galit na boses ay muling nagtanong ang albularyo. Hindi naman nagpaligoy-ligoy pa ang mambabarang at sinabi niyang kaya niya nagawang barangin ang mag-asawa sa kadahilan ng ang laki-laki na ng utang ng mag-asawa sa kanila. At nung singilin niya umano ang mag-asawa, ay ang mga ito pa ang galit at pinagbantaan siyang papatayin kapag hindi tumigil sa paniningil. Ang mas malala ay kinaladkad pa ang kanyang asawa palabas ng bahay at ipinangalandakang aswang sila mag-asawa. Kaya naman simula nang ikinalat umano ng mga magulang ni tatay na aswang sila, ay hindi na sila tinantanan ng kanilang mga kababaryo at maya't maya ay ginugulo sila at pilit na pinapalayas ng kanilang tahanan. Hanggang sa isang gabi na nasa kasarapan na umano sila ng tulog, nang bigla na lamang sunugin ng iilang kababaryo ang kanilang bahay at sa kasamaang palad ay nasunog ang kabila niyang mukha. Mabuti na lamang at nagising sila at nakalabas ng bahay bago pa tuluyang matupok ang kanilang tahanan. Ngayon sabihin mo sa akin kung dapat pa bang kaawaan ang mag-asawang iyan. Matapos namin silang pahirami ng asawa ko ng malaking halaga, ito pa ang igaganti nila sa akin. Galit na wika ng matandang mambabarang. Dagdag pang wika nito, kahit na totoong mambabarang na aswang sila, ay wala naman silang inaapakang tao. Wala silang sinasaktan at nananahimik lamang silang naninirahan. Subalit itong ina ni tatay, nalaman lamang na nagbenta ng lupa ang kanyang asawa, ay hindi na nito tinigilan sa kakahiram ng pera para pang sugal, at ibabalik na lang daw kapag nanalo na sa sugal. Kaya kung sa inyo gawin ang ginawa ng mag-asawang iyan, sa tingin nyo matutuwa ba kayo? Nakita naman ng aking ama na sandaling nanahimik ang albularyo at umiiling-iling. Tapos ay nagwikang, hindi pa rin tama ang ginawa nitong barangay ng mag-asawa at sila rin pala ang aswang sa labas ng bahay ng mga magulang ng aking ama. Humingi naman ng tawad ang mambabarang sa albularyo sa kadahilan ng nadala lamang siya sa tindi ng galit na nararamdaman. Sige, pakakawalan kita. Tanggalin mo lang ang barang na ibinaon mo sa mag-asawa at paalisin mo na ang aswang na kanina pa nagpapaikot-ikot sa labas ng bahay. Ako na ang bahala sa mag-asawang itong magbigay ng parusa. Wika ng albularyo. Kaagad namang tinanggal ng mambabarang ang ibinaong mga insekto sa katawan ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ay nawala na rin ang aswang na kanina pa humuhuni sa labas ng bahay. Matapos gawin iyon ng mambabarang ay pinakawala na ito ng albularyo. Subalit bago pa mamakawala ang mambabarang, ay binuunan niya ito ng marka. Nang sa ganun ay maramdaman niya kung may ginagawang kabalbalan ang mag-asawang aswa ng mambabarang. Nang makalis na nga sa katawan ng kanyang ina ang mambabarang, ay nag-usal lamang ang albularyong pambalik ng kaluluwa ng kanyang ina. Tapos ay itinapit na sa katawan ng kanyang ina. Ilang sandali lang ang lumipas, ay bumalik na sa ulirat ang kanyang ina. Iyak ito ng iyak at humingi ng kapatawaran sa mga pagkakamaling na gawa. Simula nga noong gumaling na ang kanyang mga magulang kalakbay, ayon pa rin sa aking ama ay nanahimik at bumait na ang mga ito at umakto na rin bilang mga magulang na nag-aaruga sa mga anak. At dahil mabilis namang humupa ang galit na nararamdaman ni tatay, kung kaya't napatawad niya na ang kanyang mga magulang, ayon naman sa kanyang ina, ay sinubukan nilang hanapin ang mag-asawang matanda para sana'y humingi ng tawad. Dahil sa maling chismis na ikinalat nila, ay nalagay pa sa alanganin ang buhay ng mag-asawang matanda. Lumipas na nga ang ilang araw at linggo ay hindi na nahanap ng kanyang mga magulang ang mag-asawang matanda. Kung kaya't ipinagdasal na lamang ng mga ito na nasa maayos na kalagayan ng dalawa. Simula rin noon ay hindi na basta-basta nagpapakalat ng chismis ang kanyang ina. Dahil ayaw na nitong muling maranasan nang minsan barangin ito nang dahil lamang sa utang na ipinangsugal. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.